kakaibang Maja Blanca ang ating gagawin ngayon. Gamit ang sariwang sweet corn. Tara, luto tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Dito sa ating Maja Blanca, ang gagamitin po natin dito ay dalawang pirasong malalaking sweet corn. Babalatan muna natin ito at tatanggalin natin sa kaniyang corn cob sa pamamagitan ng pag-scrape gamit ang matalas na kutsilyo. Pero bago ang lahat guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Gigilingin po natin ang ating mais sa pamamagitan ng food processor o kaya pwede rin naman ang blender. Magdadagdag muna tayo ng 1 cup na coconut milk. One cup na evaporated milk. At saka po ay gigilingin na natin ng pinong-pino ang ating mais. Para po masigurado na hindi maisama ang sapal ng ating mais, ay i-strain muna natin o sasalain natin sa pamamagitan ng strainer. At saka po, ang nasalang mais o ang sapal ng ating mais ay itatapon po natin at hindi po natin isasali. Dito naman sa ating sinalang mais, magdadagdag po tayo ng 1/3 cup na sugar at saka 1/3 cup na cornstarch. Dagdagan din po natin ng 1/4 teaspoon na fine salt at saka 1 teaspoon na vanilla extract. Haluin lang natin ng maigi hanggang sa ma-dissolve po ang ating mga inilagay na mga ingredients. Ilagay naman po natin ang ating mixture sa isang kawali o non-stick pan at pagkatapos po ay iluluto po natin ito sa mahinang apoy lamang po. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo habang niluluto natin ang ating mixture hanggang sa maabot natin ang consistency na sticky or super thick ang ating mixture. Kapag ganito na ang consistency ng ating niluluto, ay agad naman natin ito isalin sa isang glass dish o kahit anong molde na meron po kayo. Huwag nyo lang kalimutan na pahiran ng oil ang ating lalagyan para mas madali mai-unmold ang ating Maja Blanca. I
i-flatten lang natin ng maayos at pantay ang ating Maja Blanca at pagkatapos po ay palalamigin muna natin ito bago natin i-unmold ang ating Maja Blanca. At habang pinapalamig natin ang ating Maja Blanca, ay mag-toast o magsangag muna tayo ng 1/4 cup na desiccated coconut at ito po ay gagamitin natin para sa ating toppings. Pwede naman po tayo gumamit ng grated cheese para sa ating toppings, pero mas preferred ko po ang toasted desiccated coconut po dito. Ngayon ay malamig na at nakaset na ang ating Maja Blanca. I-unmold naman po natin at pagkatapos po ay hihiwain po natin ito. Tulad ng sinabi ko po kanina ay mas gusto ko po na toasted desiccated coconut po ang ginagamit ko para sa aking toppings. Pero pwede rin po kayo gumamit ng grated cheese o kaya kung meron kayong latik, mas mainam po. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo.